23 ng Abril, Huwebes ay kalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Nakahihigit sa lahat ang pumaparito mula sa itaas, makalupa naman ang mula sa lupa, at makalupa rin ang usap niya. Nakahihigit sa lahat ang pumaparito mula sa langit. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit wala ngang tumatanggap sa kanyang patotoo. Pinagtitibay naman ang tumanggap sa patotoo niya na totoo mismo ang Diyos. Binibigkas nga ng sinugo ng Diyos ang mga salita ng Diyos, sapagkat walang sukat na binibigyan siya ng Diyos at ng Espiritu. Mahal nga ng Ama ang Anak, at ipinagkatiwala ang tanang mga bagay sa Kanya. May buhay magpakailanman ang naniniwala sa Anak. Ang hindi naman sumusunod sa Anak ay hindi makakakita sa buhay, kundi ang galit ng Diyos ang sasakan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mahal nga ng Ama ang Anak, at ipinagkatiwala ang tanang mga bagay sa Kanya. Sinasalaysay sa Ebanghelyo ngayon ang huling patunay ni Juan Bautista tungkol sa Panginoong Hesukristo kung kanino ipinagkatiwala ng Diyos Ama ang lahat ng bagay. Pinatutunayan ni Juan na si Jesus ang Mesiyas. Si Hesukristo na naparito mula sa langit ay siya namang nagpapatunay sa kanyang nakita at narinig mula sa Diyos Ama. Walang ipinagkaitang Diyos Ama sa kanyang anak. At kung kaya nga mababatid ang katotohanan na si Jesus at ang Ama ay iisa. Mauunawaan din natin kung bakit maging si Juan ay nagpapatunay sa ganap na pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. Dagdag pa rito ang pagkabatid ni Juan na sa kamay ng anak, ipinagkatiwala ng Ama ang lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, at sa kanyang ganap na pag-ibig din lamang maaaring ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Ang lahat ng nananalig sa anak ay nakikibahagi rin sa pagtitiwalang ito ng Ama. Sa huli, ang pagtanggap o hindi pagtanggap sa anak ang batayan kung karapat-dapat ba tayo sa pagtitiwala ng Ama. Pagsasagawa. Napatutunayan ba ng buhay mo ang iyong pananalig sa Panginoong Hesukristo? Natatanggap at naipadarama mo rin ba sa iyong kapwa ang patunay ng Panginoong Hesus tungkol sa ganap na pagmamahal ng Diyos Ama? Paano mo pinahahalagaan ang pagtitiwala sa iyo ng Diyos?